Kaya guys, itong ating live PO for Blue Carbon ay kaltan po natin ng BMX at atin pong titingnan kung kaya natin palitan na. Kasi first time po magbubukas ng ganito, pero nakapag-assemble na naman po ako ng mga live PO for 48 volts para sa mga e-bike. Pero dito sa Blue Carbon, 24 volts po ito, first time po pong mag-o-open. So tingnan po natin yun naman. Guys, mga bago ka sa aking channel, bro, po palimutan mag-subscribe at pakiclick ang notification bell para updated po kayo sa na-upload kong videos at tutorial dito po sa aking YouTube channel. And guys, mukhang makikita natin ay kung makikita natin nakailaw yung ating balancer. Ayan. Capacitor type din naman pala yung balancer niyan. Mukhang maganda din naman. Sana pala BMS na lang yung binili natin. No? Kasi halos katulad niyan yung binili natin eh. So ito, pagkabukas natin mga kaibigan, ito yung kanyang built-in na BMS. Yung BMS niya is meron siyang heatsink dun sa part na likod. At hindi natin alam kung anong BMS yan. Ano? Kasi yan yung built-in nito eh. So hindi natin pwedeng hindi bubuksan kasi i-check ko yung connection or para gusto ko rin pong makita kung okay pa yung battery natin. Kasi 2 months na namin po itong ginagamit. So ngayon lang kami nagka-budget ulit para palitan yung BMS niya. Kasi based sa mga review at saka sa mga nakagamit na nito, is kailangan talagang palitan siya ng BMS. Kasi para tumagal yung buhay ng iyong Life PO for Blue Carbon, palitan mo raw po ng BMS. So hindi pa naman siya sira, gumagana naman, pero palitan na rin natin ano, para humaba ang buhay. Siyempre medyo mahal din naman po ito, so inabot po ito ng 42,000 po yata kasama ang shipping fee. At so palitan na po natin. Pakita ko lang po sa inyo eh, siya yung BMS at saka yung ating capacitor type na active balancer. So ang ipapalit po natin ay ito, ipapalit natin itong ating DALI BMS Life PO4 8S 24 volts 150 amperes discharge current 150 amperes at charge current at 75 amperes. So Bluetooth po siya, meron po siyang feature ng Bluetooth. Maganda po ito kasi mamamonitor natin kung balance yung cell ng atin pong Life PO4. Kahit po hindi na natin siya buksan para i-tester, meron po tayong tinginan kung balance yung cell sa loob. So ito po ang kanyang kasama, ito, active balancer. Bumili po ako ng bukod pala, hindi po kasama ito. Active balancer, ang presyo po nito ay 1,950. Ito po ay capacitor type na BMS. Halos kagaya po siya noon, oh, nung isa, nung nakalagay. Ito nga lang po, hybrid ang connection po. So, pakita ko po sa inyo mamaya kung paano po siya ikinakabit. Ano. So, ayun guys, tanggalin na natin to. Ano? Hindi ko na maiipakita sa video kasi wala pong maghahawak muna ng camera. So, ito lang naman tatanggalin ko. Yan. Yan. Ito. Yan. Ito yun. Ito mga nakaipit na to. Yan lang tatanggalin muna natin. Tapos pakita natin sa inyo yung laman. At ipapakita ko sa inyo yung voltage per cell mamaya. At syempre ay papakita rin natin kung sana walang bloated na battery. Ano. So, balikan ko po kayo. Kalasing ko lang po itong mga nakaipit. O yan, natanggal na natin yung isa. Ang haba po ng tornilyo. Tapos ito po kasing nut niya. Itong nut na ganito. Ay, hindi nyo po kaya kamayin. Kasi para siya may goma. Oh. Pansin nyo po ba? Para siya may goma. Hindi mo siya makamay. Kahit maluwag na siya, eh, kailangan pa rin gumamit ng tools kaya mabagal. So, ayan guys, nabuksan na natin. Natanggal na rin natin yung mga lumang BMS active balancer. Ito siya. Yan yung luma na BMS. Ito yung lumang active balancer. No, nakalagay yan dyan. So, tinanggal na natin. Ganto siya ang itsura sa loob. Medyo bloated yung dalawa. Yung dalawang nandun sa ibabaw. Ito kasi yung part na walang nakaipit. Kasi diba kung mapapansin nyo kanina, meron lang dalawang bakal na nakalagay dito. Pag ganyan. Tsaka dito sa ibabaw. Pero dito sa part na gitna, wala. Mapapansin nyo, ayan o. Medyo bloated siya. Pero iba naman, yung iba, ayan o. Okay naman, lapat naman, maganda. So ito lang talaga. Ito nasa ibabaw, ang medyo bloated. Kasi ito yung part na walang ipit. So mamaya, maghahanap ako ng metal na flat. So pwede na siguro yung case ng computer para ito ay malagyan natin ng ipit. So mamaya update ko kayo, tuturo ko sa inyo kung paano ikabit yung ating bagong active balancer at saka yung ating BMS. So ayun guys, natanggal na natin yung mga lumang wiring ng BMS nya. Gawin na natin tong bago. Ayan.
Tanggal na natin lahat yan. Ito yung mga wire na tinanggal natin. Ayan. So, palit na natin yung bago. Papaliwanag ko lang sa inyo. Ito sana kasi, gusto kong i-rumble ng position para itong bloated na part na to, itong dalawa, sana lalagay ko sa gitna or sa ilalim para maipit siya. Ang problema ay yung pagkakagawa ng ganito niya. Hindi ko paano ko ibabalik yan pag tinanggal ko. Parang nakahinang yata siya. Parang hinang yung ginamit nila. Ayan. Ayan. So ngayon guys, ay atin ang ikakabit itong ating wire dito sa kanyang battery. At ang battery natin ay ito ang ating main negative. So isang habay ang papunta dito. So ito yung positive niya. Ayan, yan yung positive niya. Bumaba siya, nakaseries dito sa isang negative nung isa. Tapos, pumunta doon. Ito yung positive niya. Mapapansin nyo, magkahiwalay naman yan kasi hindi yan pwede magkadikit. Ah, kasi putok ang aabotin yan. So, positive. Tapos, isang negative ulit. Tapos, positive niya. And then, negative nung isa. And then, papunta doon, positive. Ito, positive yan. Ayan. At, kung mapapansin nyo mga kaibigan, ay buksan natin yung ilaw ng video natin. Kung mapapansin nyo ay merong isang mahabang bar papunta doon sa kabilang battery at para maiseries yung kabilang battery. So, ganun-ganun lang din yan. Pinagdugtong-dugtong lang din hanggang makarating dito sa isang dulo. Ito. Ito ang main positive ng ating battery. So, yan. Kabit na natin ito. Yan, wire. So, bago natin maikabit tong wire, ay, di ba, tinanggal ko yung BMS na luma. So, yung pinagtanggalan, may mga butas na ganyan. Yung pinagtanggalan ng wire. Ay, bumili ako nung terminal, ring terminal. Ayan, ito yung wire natin. Bumili ako nito. Nitong ganito. Ayan. Ayan. So, lahat ng dulo nito, ito yung wire ng ating active balancer. Lahat ng dulo niyan ay lalagyan natin ng ganito. Yan. Okay. Tapos, lagyan din natin dito ng shrinkable tube para maganda naman tingnan para hindi tape-tape, no? So, ikabit na natin. Lagyan natin to. Nagputol tayo ng tube. Tapos ay talupan natin itong ating wire. So, yan. Okay na to. Yan. Natalupan natin ay lagay na natin itong ating terminal. Tapos, ipitin natin ang pliers. Mas maganda po ihihinang to mga kaibigan. Buti yung sigurado tayo at baka merong cell na hindi mag-balance at baka mag-error yung ating BMS kapag hindi maganda ang lapat nitong ating ganito sa ating mga terminal ng battery. Ayan, para maganda naman. Okay. So, ayan. Kabitan ko lang yung iba. So, ayan guys. Nalagyan natin lahat ng ganito. So, ipaliwanag ko lang mga kaibigan ha. Ito kasi ay merong black at merong red. Ibig sabihin, itong black ay doon sa ating main negative at itong red ay doon sa ating main positive. So, ganito po ang connection niyan. Diba, ito yung nakalagay doon sa main negative natin. Tapos, yung main negative natin, ang kabila nun positive, diba? Ang kabila nung main negative na battery natin ay may positive sa kabilang side. So, doon nakalagay itong blue. Tapos, sa sunod na positive naman ulit, itong green. Tapos, sunod na positive ulit, yellow. Sunod na positive ulit, white. Tapos, sunod na positive ulit, blue. Sunod ulit ay green. Tapos, sunod ay yellow. And then, doon sa main positive natin is itong ating color red. Sunod-sunod lang po yan, ha? Okay guys, tulad ng sinabi ko, itong ating black ay para doon sa ating main negative. At tulad din ng sinabi ko, ito yung main negative natin kanina. Ayan. So, ang kabila niyan,
eto, sundan nyo, ang kabila niyan, positive. Diba? Yan yun ay positive. So, yung pangalawang, yung positive na yun, eto ang ilalagay natin, yung kasunod. Sunod-sunod lang po yan. Tapos pag ikot dito, pupunta doon sa kabilang yun, yung isang positive ulit, magkakabit ulit kayo ng kasunod. Sunod-sunod lang po yun. So mga kaibigan, para hindi kayo malito sana kung pagka kayo yung gagawa, mas okay na sunod-sunod nyo gawin. So sa akin naman, kaya ako gagawing palyahan, patlangan, kasi ang hirap po mag-isod. Eh dito, unahin ko muna yung mga nandito sa kabilang side. So susundin ko na lang yung aking nasa isip. Basta yan yung dyan, para dyan. And then, yung next is para dito. Ito muna yung kakabit ko, itong pangalawa. Dahil mahirap po yung mag-isod na mag-isod dito, mabigat po kasi. So ikakabit ko lang po. So ito yung ating first positive. Yan yung katabi ng negative natin. Yung negative natin hindi pa nakakabit kasi nga ay mahirap magkabit doon dahil masikip. So unahin natin dito sa kabilang side. May butas dito. Ayan, ididikit lang natin ng ganyan. Tapos iriribit natin 'yan pa ganyan. Okay? Malaki pala yung ribbit na 'yon, hindi 'yon. So ayan, kabit lang natin doon. Tapos iriribit natin ito dito. Kasi para maganda-ganda. Ganyan. Tapos ay ribbit natin. So ayun guys, naikabit na natin. Ano, tulad na ipinaliwanag ko kanina, sunod-sunod lang naman yan. Sumula sa black, yun yung ating main positive. Tapos ay ito po yung ating main positive. Tapos main negative pala, sorry. Yung black, main negative po natin. Yan. Tapos yung next doon sa black is yung color blue. Ayan, dito siya sa positive nung ating main negative. Okay? Tapos ikot lang siya pa ganun. Yung next naman na cable. Tapos ikot ulit pa ganun. Yung next naman. So ayan, sunod-sunod lang yan mga kaibigan. Ano, hanggang marating nyo yung pinakadulong positive. Ito po yung dulong pa. So ayun guys, ating naikabit na ano, nilagyan natin ng tabla para ipit na ipit, para yung naka-bloated na rin dito sa gitna, maipit din siya. Ano, kakawawa kasi baka mabuntis ng mabuntis yun kung hindi naiipit. So ngayon mga kaibigan, ay bago natin isasaksak yung ating active balancer dito sa kanyang wire, ay atin muna tingnan ang voltage kada butas para makita natin kung tama yung ating connection. So tingnan natin, dito tayo mag-start ha. Ito yung ating color black na side. Ito yung ating main negative. Ayan. So, hawa ka naman. Ayan. Tingnan natin, dapat ay makuha natin ang voltage kada butas. Okay. Ang volts nito ay ayan, 3.27. So, pag nag-adjust tayo, dapat tumaas siya. Ayan, 6.5. Sunod, 9.8. Sunod, 13. Sunod, 16. Sunod, 19. Sunod, 22. At ito yung ating total voltage, 26.2. Kung gusto nyo naman makuha yung voltage per cell, imumove nyo rin ito ng tigi-tigisa. So, ito yung first cell natin ay 3.2. Yung next cell natin is 3.2 din. Yung next ay 3.2. Next ay 3.2. Next ay 3.2. Next ay 3.2 din. Next ay 3.2. And 3.2. So ayun, balance pa naman yung ating battery. Kaya lang, medyo bloated na nga yung isa. Kaya naman, okay naman yung voltage niya. Kaya lang medyo bloated. Yan ako. So ayan guys, dito tayo sa ating active balancer. Dito natin i-connect yung ating BMS. Itatry natin ngayon kung paano natin malalaman kung saan natin i-connect dito yung wire ng BMS. Hahanapin natin kung alin yung negative dito. So sa tingin ko naman baka ito yung negative eh. Kasi ayun oh, nakasulat ay, hindi ko mabasa maigi, parang B0. B0 yung anak ng baka. B0. B0, B1, B2, B3, B4. Okay. So para tingnan natin kung ito nga yung nakaparallel dito sa side na to. Adjust natin yung ating tester. Ayan. Yan yung palatandaan na connected. Ayan. Pag tumunog ng ganyan, ibig sabihin connected siya dito.
itong butas na to connected dito. So, try natin. Yan. Tsaka dito. So, tama. Ito nga yung ating negative. Main negative. Tapos, positive 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na positive hanggang dun sa dulo. So, gamit na natin. So, ayan guys. Ito yung wire ng ating BMS. Ayan. Sunod-sunod din yan. Ito yung main negative natin. And then, positive, 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 positive. Sunod-sunod na positive lang po yan. Hanggang sa kahuli-hulihang positive. So, dito po natin siya ikakabit sa dito. Ito kasi is nakaparallel siya dito. Kaya pag tinusok natin dyan, ayan, tutusok natin ganyan. Dapat po meron kayong screwdriver na sobrang liit po nito. Ayan. Tapos, tingnan nyo po yung screwdriver ko. Liit. Hinasa ko pa po yung dulo para lang po gumana. Kasi po, napaka-liit po. Dapat may kasama silang screwdriver nito, no? So, ayan. Sunod-sunod ko lang siya ikakabit. Tapos, update ko kay mamaya. So, ayan guys. Try natin kung naikabit na natin yung mga wire, diba? Ayan na. Oh. Ito yung dulo niya. Try natin kung tama or kung nag-connect siya ng maayos doon. Tingnan ulit natin kung tutunog. Ito yung ating negative. Okay. Pangalawa. Natunog. Pangatlo. Pang-apat. 1, 2, 3, 4. Pang-lima. 1, 2, 3, 4, 5. Pang-anim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pang-pito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pang-walo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. At pang siyam, kaduluhan. Okay. Tama ang connection natin. At pwede na natin ikabit yung ating active balancer doon sa lalagyan. So, wala na naman tayong gagawin dito dahil ito na may sa BMS mamaya. Ating mga Bluetooth na to. Tsaka itong meron pa kasi siyang kasamang sensor. Ayan. So, suksok na lang natin ito doon sa part ng negative terminal ng ating battery para siya yung makakasense kung umiinit yung battery natin. So, ayun mga kaibigan, ito na ang ating Bluetooth at ikabit na natin dito sa kanyang BMS. Ang nakasulat po rito ay URAT. UART. URAT. Saksak lang natin mga kaibigan. Ayan. Kasi kung dito mo sasaksak, hindi naman siya kasya. Kung dito, hindi din. Uy, doon lang yung kasya. Kaya hindi ka magkakamaliriya. Tusok. Yan. Tusok na. Tapos itong kanyang temperature sensor. So, ayan, NTC. Okay. Ayan. Nakakabit na. So, ngayon, mga kaibigan. Ito na ang ating gagawin. Ito, itong negative na ito ay ilalagay natin dito sa negative side ng ating battery. Ayan, sa pole ng negative side ng ating battery. Okay? Tapos, itong black, ito naman, ay ilalagay natin dito, connected dito sa labas. Ito ang negative ng ating charging at negative ng ating load. Okay? Diyan siya nakakabit mga kaibigan. So, ikakabit ko lang ito muna dito sa pole na to. Yan. So, ayun mga kaibigan. Nakikita pa ba ang kamay ko? Ayan. Ito yung ating positive. Ito siya. Kadugtong siya nito. Itong positive sa labas. Ito naman, nakadirect lang ito doon sa positive ng ating battery. Yan, ikabit lang natin. Yung negative, ito na, ikabit ko na. Yung color blue ng ating BMS. Ayan siya. So, ito naman. Ikabit ko lang. So, ayan, mga kaibigan, naikabit na natin yung positive. Ayan na. So, ayan, lagyan lang natin ito ng cable tie. Kasi para hindi naman masyadong kalat na kalat. Tingnan, ano. So, yun. Saksak na natin, ano? Kasi, kikislap yan. Kikislap, ha? Yung kumislap nga.
hindi pumuto kung tama ang wiring natin. Siya ay nagbabalance. So ito pa isa, isang saksak. Yung ating temperature sensor is ito lang siya. Ipinasok ko lang doon sa malapit sa isang terminal. Ito na yung last at kakabit na natin. Okay. Yes, tingnan natin kung may power ngayon mga kaibigan. Check voltage tayo. Okay, tingnan natin dito sa main. Negative. Tapos ay positive. So tingnan natin pag dumaan na tayo sa BMS. Dito natin i-check sa labas. Ayan. 26.24. So hindi tulog yung BMS natin. Okay mga kaibigan, hanggang dito na lang. Next vlog po ay ituturo ko naman yung i-share ko pala. Hindi ko, depende kasi sa settings na gusto nyo. I-share ko sa inyo yung gagamitin kong settings dito sa ating DALI BMS sa kanyang application sa cellphone. So hanggang dito na lang. Please don't forget to like and subscribe. Bye!